Sabi na, USRP PAC, okay. Let America declare the war. Let them assemble all their armaments there in South China Sea. Fire the first shot and I'll be glad to do the next. May RP, US PAC mga katayo. Let us honor it. The human throne. Okay, let's do it. Ito ang udyok ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos kaugnay ng hindi matapos-tapos na kontrobersya sa ilalim ng kanyang administrasyon, ang pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan ng launching ng isang rice processing center sa alang-alang Leyte noong Biyernes. Ayon sa Pangulo, ginagawa umanong pain ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. Gayong ang US naman anya ang may kakayahang pantayan ng armadong puwersa ng China, subalit hindi nito pinigilan ang pag-aangkin nito ng teritoryo noong una. Dagdag pa ng punong ehekutibo, hindi siya mag-aatubiling pangunahan ng kanyang mga kritiko kung sasama sila sa giyera laban sa China. Partikular na sina Senior Associate Justice Antonio Carpio, dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sina Del Rosario at Morales ang naghain ng communication na Crimes Against Humanity sa International Criminal Court laban kay Chinese President Xi Jinping dahil umano sa plano nitong kontrolin ang South China Sea sa pamamagitan ng agresibong konstruksyon ng artificial islands at sanhi ng pagkasira ng kalikasan sa lugar. Samantalang iginigiit naman ni Senior Justice Carpio na dapat pangalagaan at ipagtanggol ng gobyerno ang teritoryo ng Pilipinas laban sa China sa pamamagitan ng arbitral ruling. Pero kung magsama ito si Carpio, si Morales, si Albert, I would be happy to lead them. Kung magkagira talaga, hilain ko itong mga dito tayo. Laging sinasabi ni Pangulong Duterte na mapapahamak ang bansa kung igigiit nito ang karapatan laban sa China sa pinagtatalo ng teritoryo at ayaw niyang masakripisyo ang mga sundalo dahil sa usapin. Their missiles can reach from China, Bradley to Manila, in 7 minutes. So what am I supposed to do? Order the my soldiers, Navy, Marines, police to go there and die? Yun ang gusto nila. Wala man talaga tayong laban. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines.